Hello mga kasaltik, welcome to Madam PTV. So ito po ang ating general love reading para sa mga water sign. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. And also if you're a cross watcher, pwede maging ikaw ito at hindi si water sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang rules dito depende sa nangyayari sa'yo. And by the way, sa mga bago pa lang, mag-warning lang ako, this is a comedy tarot reading channel ang ginagawa natin dito. So kung magbabanggit ako ng mga katatawanan, jokes, ganyan, or tumawa ako ng malakas, rinig hanggang kapitbahay, warning na ito ha. This is for mga kasaltik, mga may saltik lang, no? Kapareho ko. Kung gusto mo ng matinong channel na reading, meron tayo niyan. Yan, sa Unicorn Princess Tarot, punong-puno ng katinoan yan. Itatag ko na lang po dyan sa description box yung mga channel namin na iba pa. Ayan, including yung Unicorn Princess Tarot, which is yan. May all 12 sign reading dyan para sa mga water sign. Meron din. Okay, so start na natin ang reading. Ayan, warning na ako. Ina-expect ko yung mga naiwan dito, mga kasaltik na lang yan. Yan. Dahil pare-pareho tayo ng saltik, simulan na natin to, magkakaintindihan tayo. Ayan, excuse me. Start tayo dito sa person mo. Yung person mo is the Hermit and Nine of Swords. Maaring may paglalayo ay may paglalayo sa inyong dalawa or paglayo dito sa person na ito or pagtatago na parang ikaw ang taya dito at siya yung nagtatago dito. And sa nakikita natin, no, tagu-taguan. Nasasaktan siya sa ginagawa niyang pagtatago. Para siyang natago do sa may tinik. Oh. Parang naipit siya sa sitwasyon na hindi siya makaalis. Ganoon. Ngayon nasasaktan siya kasi gusto niya pumunta or magpakita sa iyo, kaya lang hindi pwede kasi siya yung matataya. Hindi mo na gets. Ibig sabihin, natatakot siya kasi pag nagpakita siya sa iyo, baka siya yung masaktan. And hindi siya readying masaktan, kaya pero actually kung nasaan siya ngayon, nasasaktan na siya. Ewan ko ba naman sa kanya, hindi rin magkaintindihan 'tong person mo kasi nag-i-stay siya sa sitwasyon na hindi naman siya masaya, gusto niya sa iyo pero masasaktan din naman siya sa'yo. Eh, ba't siya nag-i-stay sa sitwasyon na hindi siya masaya? Nasasaktan din siya dito. The more na nagtatago siya at lumaalis siya, the more na nasasaktan siya. Aba? Kung may saltik ka, matindi ang saltik nito. Hindi siya magkaintindihan. Kung left turn ba or right turn. Diba? Ang ending, nandun lang siya sa gitna. Nagpapadaloy lang kung saan ang agos. Ganon. And, yeah. Nagtatago rin ang emotions itong person ito. There's a lot of love. Mahal na mahal ka nitong taong to. Naku, alam mo naman yun. Kaya lang pakipot ka with the King of Pentacles and Nine of Pentacles. Pamani-mani ka pang nalalaman. Pera muna here, pera muna there. Pera muna everywhere. Hanggat hindi ka nakakakita ng maraming dollars, yes. Siyempre, dollars. Or yung iba sa inyo. Hanggat hindi ka nakakahawak ng malaking ginto, hindi mo muna ito ibibigay ang puso mo. Ginto muna bago puso. Yan. Maaring nagmamahal ka rin dito sa person na ito. Iniisip mo itong person na ito, pero mas marami pang mas mahalaga sa'yo. Mahalaga itong person na ito, pero hindi mo mabitawan yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Yung iba sa inyo, responsibilidad. Yung iba sa inyo, kung hanggat may dadating, yes. Sige, push. Kung ano man yung dumating sa akin, blessing, etc., etc., and to ako, open-minded ako, te. Yun ang energy mo. Open-minded ka sa mga blessings, sa kaliwanagan. And might be, wala ka rin naman kasi nakikitang action dito sa person na ito, kaya welcome din naman yung iba sa'yo, yes. Ang dami. Oy, hindi ah, yung iba sa inyo ang dami. Talagang literal, no? Literal lang pwedeng maraming nahuhumaling, 'yan. Partida, yung iba wala pang ligo, 'yan. Pero ang dami nahuhumaling diyan. Kakasar, 'di ba? Hindi, yung iba naman kasi kakonek mo online lang ganyan. Kaya kahit wala kang ligo, basta makangiti ka lang eh. 'Yan. Whips, 'di ba? Cheeks, wow, palakpak na yung mga tenga ng iba. Yan,
So, etong person mo, no, gaganyan-ganyan yung person mo, pero ang dami nagbabago sa kanya. Ang dami ko nakikita pagbabago sa kanya. Pwedeng ang dami niyang sinisimulan ngayon, tinatry niyang, pwedeng nakikipagrelasyon siya sa iba, or new relationship, etong person na ito. Pero hindi siya masaya dun eh. Ginagamit niya lang, yes, may paggamit. Ginagamit niya lang yung other person as panakip butas. Eh, yung butas ganito kalaki. Tapos yung tatakip ganito lang. Ganito lang, yan. Ay, asagwa, ano ba yan? Ang halay. Huwag na natin ituloy yung pagbibigay ng example. Pakasan tayo mapunta, biglang may mag-report. Ito pa naman kamay ko, tantalizing. Makatotohanan. Ayan. So, balik na tayo dito. Huwag na sa butas, ha? Ayan na, itong person na ito, panakip butas ang hinana para lang maibsan yung butas sa puso niya na napakalaki dahil ikaw lang ang kasya. Ayan. With the Three of Wands, the Lovers, King of Swords, Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius energy, pwedeng may marriage na involved dito, pero talaga itong person na ito, hindi siya masaya dun. Nakikita ko sa kanya na parang gusto niya, parang nauobliga lang siya. May obligasyon. Nauobliga lang siya mag-stay sa sitwasyon na hindi naman talaga siya masaya. Dahil gusto niya masolusyonan yung mga problema niya sa buhay. At ang nakikita niya solusyon ay ang mag-stay sa connection na hindi naman siya masaya. And with the Three of Wands, nandun yung pagka-miss niya sa'yo pero hindi kanya nakikita. Dahil maaaring ikaw rin naman yung tago ng tago. Kung nagtatago siya, nagtatago ka rin. Tinatakluban mo rin yung puso mo. May palaman-laman ka pang ganyan. Ayan. Yung puso mo, willing mo takluban, pero yung butas mo sa baba, hindi mo matakluban. Okay, anong butas yon? Butas ng pagkatao mo. Ano ba yun? Ano, hindi nyo nagigets? Kung hindi nyo nagigets pa, mine. Oh. yung mga nagigets, yours. Oh, di ba? Nag-live selling, di ba? Ayan. Pwedeng itong person na ito kasi, ay pwedeng ikaw kasi, welcome ka sa iba. I don't know, but I feel like sexual relationship, sex bodies, ganun. Welcome sa ganun, pero pagdating sa heart mo, not welcome pa. Hindi ka pa rating ma-in love, magmahal, at magbigay ng sarili mo sa iba ng buong-buo kasi maaaring marami ka pang hinahanap sa sarili mo. And with the Seven of Swords, maaaring hinahanap mo tong hinayupak na ton patago-tago. Nagtataguan nga kayo, di ba? And dahil hindi pa siya nag-o-open, hindi mo pa kayang ibigay ang sarili mo sa iba. Hindi mo rin naman maibigay dito sa taong to dahil hindi nga nag-o-open eh. Ay, nakaka-stress kayong dalawa. Sa totoo lang. And with the Eight of Pentacles and Knight of Wands, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, such energy yung iba sa inyo, concentration, travel, or kailangan mag-travel to see this person. Wow, salaga, ikaw pala kailangan mag-effort. Bakit ikaw? With the Knight of Pentacles, busy-busy ka na nga, eh, ikaw pa talaga mag-effort sa inyong dalawa. Hindi talaga siya masaya, oh. We do have here unrequited love. Pero maaaring may kinalaman kasi yung mga kaibigan niya. Hindi nakakatuwa yung mga kaibigan na yan. Sarap sa kalen. Hindi talaga nakakatuwa yung kaibigan ng person mo. Hindi ako pro sa mga kaibigan na yan. Yung mga kaibigan na yan, dapat yan pinipili. Depende sa klase. Depende sa kung anong quality ng kaibigan na yan. Wow, may quality. Depende, ha? Mamili ka ng kaibigan, wag basta-basta. Kasi itong person na ito, hindi siya namili ng mga kaibigan niya or ng mga tao na pakikisalamuhan niya. Dinala siya sa hindi maganda. Yun lang yun. Pwedeng ito, ano ito? Touch move. Anong touch? Pwedeng sinabi sa kanya ng kaibigan niya, oy, nahawakan mo na, sa'yo na yan. Touch move. Oh. Bawal ka na umalis diyan sa relasyon na yan kasi nakalabit mo na. Ganun. And with a heart-to-heart conversation, true love.
Gusto niya makipag-usap sa'yo, pag-usapan yung emotions na nararamdaman niya sa'yo. And maaaring naniniwala pa lang, naniniwala siya na one time, magkakaroon pa rin ng pagkikita sa inyong dalawa. Naniniwala siya, nandun pa rin yung pag-asa niya, kahit nalulungkot at nahihirapan siya ngayon. And with the let go of control issues, ikaw to ha, meron ka rin pagkocontrol talaga na ginagawa sa sarili mo. Maaring ito na yung taong para sa'yo, pero minsan na pinakawalan mo, ngayon hinahanap mo, na stress ka rin. Eh, una sa lahat, ikaw naman na may kasalanan. Ikaw ang naglagay na sarili mo sa sitwasyon. Maaring hindi mo siya in-entertain noon, and ngayon, dito mo naranasan, ayan o, love yourself first. Maaring mas finocus mo yung sarili mo sa sarili mo, yan. And hindi dito sa taong to. Ngayon, na-realize mo, ay, teka lang, gusto kong bumalik dito sa person na ito. And now, wala kang magagawa ngayon kundi mag-focus sa finances at career mo dahil wala pa itong hinayupak na ito na natatagalan, nakaka-stress, parang kumbaga sa taguan, siya yung tipong umuwi na ng bahay. Diba? Kanina siya yung nagtatago. Ikaw yung naghahanap. Ngayon, yung hinahanap mo, umuwi na pala ng bahay. Eh ngayon, nainip kang kakahanap, naghintay ka na lang doon sa may ilalim ng punong mangga. Inip na inip ka doon, stress na stress ka doon. Nagkukot-kot ka na ng kuko mo, wala pa siya. So ngayon, ang ending sa'yo, mag-i-entertain na lang ako ng iba. I-open ko na lang ang sarili ko sa iba dahil wala ka pa. And we do have your attraction. So a lot of people are really attracted to you. Marami na attract sa'yo ngayon, ganda mo eh. Ganda ka te. Anong pulbo ang gamit mo? Pag Johnson's and Johnson's, yan. Partida, ha? Hindi masyadong pinagastusan. Pero, to the highest level, since birth, wow. Palakpakan natin yung gandang yan. Yan ang dapat nagpaparami. Bakit hindi ka pa mang, ay te. Kung aminado kang maganda ka, yeah. Magparami ka na, ha? Dapat, ay ngayon pa naman, nababawasan na tao sa mundo kung na coronavirus, aba, te, it's your time to shine. Hindi, joke lang yun. O mamaya maghalumukat na kayo ng kapartner dyan. Pero this person, ito na, sinasabi ko, we have here cases and conditional love, no doubt, mahal ka nitong taong to. Kaya lang gusto niyang magbigay ka or magtulungan kayo sa connection na ito. But, you know, mahirap with the heart, with the key. Kasi maaaring, naghihintay ka na mag-open siya sa'yo, no? Pero mahirap yan sa ngayon. We do have your half faith. Kasi meron pa siyang hesitation, eh. May pag-aalangan pa. Tsaka hindi siya sigurado pa sa ngayon. Basta isusurprise ka na lang one time nitong person na ito. Magpaparamdam pa rin siya sa'yo. Reconciliation is here. Naniniwala siyang one time magkikita, magkakausap pa rin kayong dalawa. Hindi pa natatapos ang lahat sa inyo. And itong person na ito, tiwalang-tiwala siya. Eh paano? Siya yung nagtago eh. Sa inyong dalawa siya yung nakatago, di ba? Umuwi pa nga ng bahay. So babalik itong taong to. Balik na. Pero matatagalan, kaya huwag kang maghintay. Yun lang yun. Mag-focus ka sa pera mo, tama yan. So, that's it for now. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV and Virgo Philippines. I love you all and bye-bye.